What's up, my man? And have a good day to all of you who's watching this video, guys. And today's topic is about rabbitry blog, but I'm going to talk about the problem that we encounter based on my experience when expanding your rabbitry or multiplying your rabbit in your rabbitry. So our title for today is mga problema sa pagpapadami ng rabbit. So today I think I'm going to speak on Tagalog first on this vlog. So my apology for all the viewers that outside the country or cannot understand a Tagalog language or Filipino language. Later on I'm going to translate it into English blog about this topic. So by the way, so that you can have an idea about what my topic for today. This is the problem that encounter for multiplying your rabbit. And okay, let's move on for our main topic, guys. But before we go into start, guys, of course, don't forget to like and share. Subscribe to my channel and ring the notification bell to notify for my future video content. Yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. My future video content. So, diretso na tayo sa topic. So ito, guys, ang topic natin is ito na nga, mga problema sa pagpapadami ng rabbit. So first thing sa pagbibreed, so ang isang nagiging problema na sa pagpapadami ng rabbit or pagmumultiply ng inyong rabbit sa rabbitan nyo is ayaw magpasampa ng doe or ayaw magpamate nung mother doe natin sa ating back. And may mga ilang things tayong pwedeng i-consider dito kung bakit ayaw magpasampa ng doe minsan or ayaw magpamate ng inahing rabbit natin. Nandyan yung kung minsan is hindi pa siya talaga fully matured or medyo bata pa yung mother doe natin, kaya sometimes hindi sila nagpapasampa. And one other reason is may tendency na kung naisama nyo sa ibang buck, pwedeng buntis yung inahing doe natin. Kaya sometimes hindi nagpapasampa yung mother doe. So may mga times na ganun talaga. Buntis yung mother doe natin kaya ayaw niya magpasampa. So and another reason kung bakit ayaw magpasampa ng mother doe natin is sometimes, ano pa ba? Nasa isip ko na yun eh. Sometimes, hindi pa siya in-hit. Yung tinatawag nating in-hit is hindi pa siya talaga naglalandi or ayaw, hindi, yun nga, ayaw pa niya magpa kasta talaga. Hindi pa siya in-hit for a mating. And isa sa mga tips na may bibigay ko sa inyo para malaman kung in-hit yung ano natin, yung mother doe, is yung vulva niya, guys, or yung ari niya is medyo pinkish yung kulay or reddish and medyo namamagana siya. So yun yung indicator na ready to mate siya and pwede na siyang pakastahan. And always remember, guys, i-consider nyo yung age ng mother doe natin, kasi isa yan sa nagiging reason kung bakit ayaw nila magpakasta, para hindi masayang yung time nyo sa pag conduct ng mating sa mother doe at saka sa father back. So makakatipid kayo ng oras. So before kayo mag conduct ng kasta.
So, ang next ano natin, next problema natin sa pagpapadami ng rabbit or pagmimating is yung dough, yung sumasampa sa bak. May mga times na ganun, guys. Based na rin sa experience natin sa rabbitan and sa mga nakakausap natin kung ano yung mga commonly nagiging problema nila. So, yun yung mga feedback ng nakakausap natin and nakikita natin dito sa ating rabbitan. Yung daw yung sumasampa sa ating bak. Ang reason naman doon, guys, is masyadong in-heat yung ating mother daw, kaya siya yung sumasampa, gustong sumampa doon sa father bak natin. Pero magandang indicator yun kasi pag nasampahan siya is mataas yung chance or napakalikon yung chance na mabubuntis talaga yung mother daw natin kasi nga gusto na niyang ano gusto na siya gusto na niyang magpakasta and totally in-hit na yung ano niya yung katawan niya. So kaya yun yung ano yun yung nagiging tendency kung bakit mother daw yung sumasampa sa back. Alright, and move on tayo sa next topic. Ay, next topic. Next problem sa pagpapadami ng rabbit is ito nakikita ko minsan sa ano sa rabbitan natin. Inaaway ng doe yung bak. So pag may time na ganun talaga guys, kahit na sinasabi nating territorial lang ano, territorial ang rabbit. Kahit dalhin pa natin yung mother doe sa kulungan ng father buck natin is ang talagang magdo-dominate is yung ano, yung mother doe. May mga times na ganun guys. Kasi nga isa pang reason nun kung bakit inaaway ng mother doe yung father buck is ikinukonsider natin ayaw magpakasta nung ano. Ayaw magpakasta nung mother daw kaya kahit na teritoryo ng father buck yung kulungan is talagang dinodominate niya yung ano yung father daw inaaway niya pero delikado yun mga ka-farming and mga karabit kasi kapag ka nag-aaway sila may tendency na ang tag dito magkasakitan yung dalawa and isang reason yun baka yung father daw natin is magkaroon ng injury both of them magkaroon ng injury. So kung nakakita kayo ng ganong situation guys, wag nyo na munang ituloy, pagpalibay nyo muna yung pagpapakasta nyo kasi talagang yung reason nun is ayaw pa magpakasta nung ano ayaw magpakasta nung mother daw. So may tendency din ng mga ka-farming na masugatan yung ano yung itlog ng barako kasi ang mga ka-rabbit is ang pinupuntirya nila sa mga pag nag-aaway sila especially sa mga buck ang punteryado nila is yung private parts ng kapwa nila rabbit. So may tendency na masugatan yung ano nila yung itlog nila mga ka-farming. So yun yung iiwasan nyo kasi pag nasugatan yan automatic diretso yan sa ano sa kawali. Wala na kayong magagawa doon mga ka-farming. So ingatan nyo yun mga ka-farming. So kapag ka nagiging aggressive yung mother doe and nag-aaway sila sa kulungan even though pagkalagay nyo pa lang observe nyo within 2 minutes siguro kung ganun pa rin tanggalin nyo na mga ka-farming. Para iwas na rin casualty and mortality nung ano nyo mga alaga. May ibang araw pa naman. And malaking loss and malaking talo sa inyo kapag ka nagkaroon ng injury yung mga breeder rabbit nyo. So yun yung iiwasan. Yung lagi nyong iiwasan guys, yung magkaroon ng casualty sa rabbitan nyo. So yun yung ano isang reason kung bakit ayaw ay kung bakit nang-aaway yung mother daw. Si one reason is ayaw pa niya magpakasta or ayaw pa niya magpasampa. So ayun mga guys, na-discuss po natin yung ilan sa mga common
problems sa pagpapadami ng rabbit, and yun yung ang mga common na na-encounter natin dito sa ating rabbitan. So later on, kung medyo malaki na yung rabbitan yung mga rabbit is, siguro makikita nyo na rin yan habang on the way kayo sa pagra-rabbit or pag pa-farm ng rabbit, mga ka-farming is, ma-encounter nyo yan. So, sana na, nakatulong tong ano natin, simple vlogs. So, kung meron pa kayong maidadagdag mga ka-farming and sa mga nanonood dito, so wag po kayong mag-atubili na gamitin yung comment box natin and ilagay nyo po yung mga na-encounter nyo na commonly problem sa pagpapadami ng rabbit para rin naman sa ma-share natin sa iba nating mga ka-farming and mga nag-start pa lang dyan na nakakapanood itong video natin. So share and tulungan tayo mga ka-farming. Tsaka dagdag ka alam na rin sa ibang tao tsaka sa mga nanonood dito. So and once again guys, ito po yung patunay na hindi po totoo na yung sinasabi ng iba is madali lang daw ang magpadami ng rabbit or madali lang magbreed ng rabbit. Pero iyan po yung reason na hindi po madali kasi may mga ma-encounter kayong mga difficulties sa pagpapadami ng rabbit. Hindi lang po basta-basta yun. So, pinaplano, inoobserbahan, and of course, titingnan mo yung ano yung magiging possibly outcome kung magkaroon ng ganong scenario. And basta lagi lang po nating tatandaan is alam natin kung yung alam natin yung dapat nating gawin kapag na-encounter natin yung ganong issue. So gagawa ka agad tayo ng mga first step. For example, yung nag-aaway yung mother daw and father back. So yung kailangan mong gawin doon? So of course, ipagpaliban nyo muna yung ano. Pagpaliban nyo muna yung pagpapakasta or pagpapasampa, di ba? Kasi later on magkakaroon ng casualties or injury yung mga alaga nyong rabbit. Lalong-lalo na is yung mga breeder nyo pa yung ano magkakaroon ng injury. So napakalaking lugi nun sa rabbitan nyo mga ka-farming. Magkano yung isang halimbawa kung ito ay pure na breed is kailangan nyo talagang pag-ingatan yun kasi mahal yung presyo ng mga ano mga pure type and yung mga magagandang klase umaabot siya ng 6,000 to 8,000 isang peraso pa lang yun. So kung magkakaroon ng injury and hindi na siya magiging okay for breeding later on, malaking lugi mga ka-farming. So kaya kinukonsider natin and kailangan nating alamin kung ano yung mga difficulties na pwede nating ma-encounter sa ating rabbitan. Kaya nanonood tayo ng mga vlog na katulad nito para yung mga ideas and yung mga opinion ng ibang nagra-rabbit is ma-combine natin sa sarili natin and i-apply natin kung ano yung magandang remedy and kung ano yung mga pwede nating gawin kapag na-encounter natin yung ganong situation. So sana mga ka-farming nakatulong itong simple vlog natin and nagkaroon kayo ng konting idea sa yung mga difficulties na na-encounter sa pagpapadami ng rabbit. So hanggang sa muli mga ka-farming, huwag nyo pong kalimutan na suportahan yung ating channel. I-like and i-share ang ating video guys, mga karabit. At huwag kalimutan na mag-subscribe at i-ring na yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future video content natin mga ka-farming. So, and by the way guys, ipopromote ka na rin yung video ko na yung pag-process ng rabbit fur or yung rabbit skin. Kung paano yung pagtatan nun or kung paano yung proseso, yung napakadali and napakamurang way para maiprocess yung mga rabbit skin yung mga ka-farming.
And later on, pwede nyong ibenta yun sa market or pwede nyong i-introduce sa mga tailoring, something like that, or sa mga kaibigan nyo na nagtatahe. And pwede nyong gawin na mga coin farms or bags. So, yun lang mga farming. Thank you very much. And sana, wag nyong kalimutang supportahan tong channel natin. And God bless mga ka-farming. Hanggang sa muli. My hand's steady, I feel ready, but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it.